Ibibida ang mga lugar at aktibidad na maaaring gawin sa Pilipinas sa bagong kampanya ng Department of Tourism ngayong taon. Tinawag nila itong 15 Ways to Have More Fun in 2015. Bukod sa magagandang lugar sa bansa, itatampok din ang mga katangian ng Pilipino na talaga namang hinangaan din ang Santo Papa. May news to go si Bam Alegre. Kung pumatok ang kampanyang It's More Fun in the Philippines ng Department of Tourism, narito ang sequel ng pamahalaan ngayong 2015, 15 Ways to Have More Fun in 2015. Pwede daw mag-makeover sa pinakamagandang isla sa buong mundo o kaya naman mag-aral ng kasaysayan sa classroom na walang mga pader. Pwede rin daw mag-aral maglitrato sa tinaguriang selfie capital ng mundo. Tatlo pa lang yan pero nag-uumapaw na agad sa kasiyahan. Bahagi ito ng kampanyang Visit the Philippines. At higit sa pagpapakita ng masasayang mga aktibidad sa bansa, ipinagmamalaki nito ang mga Pilipino. 15 Ways to Have More Fun is very easy to write if you're writing about the Philippines. Kasi nga, ano tayo eh, pinagkabit-kabit na, ano eh, na kakwilahan eh. Talagang kwela talaga ang Pilipinas in more respects than people realize. Pagpakita ng maganda sa bisita. Kasi pinagdudukutan natin ng dangal eh. Maganda raw ang Buenamanon ng 2015 para sa turismo natin. Naipakita raw kasi natin na disiplinado at maayos ang naidao sa pagbisita ni Pope Francis. Dagdag kumpiyansa raw ito lalo't Pilipinas ang host ng Apex Summit. Ayon sa DOT, ang industriya ng turismo sa Pilipinas noong 2014, nagkakahalaga na raw ng $5 billion mula sa mga banyaga at 1.3 trillion pesos mula sa atin mismo, mga Pilipino. See tourism as a very viable source of business and employment for the people. And 2015 is our way of inviting everyone to join in that effort. Ngayong taon, patuloy na nasusuportahan ng pamahalaan ang mga tourist spot na malakas makahatak ng mga turista. Pero mas bibigyan daw ng pansin ang pangangalaga sa mga lugar na ito para mapanatiling kaaya-ayang bisitahin sa mga susunod pang taon. Kung tatanungin naman ng ilan, ano-ano ba mga lugar ang dapat bigyan pansin ng mga turista ngayong taon? Sa akin, number one pa rin yung Bigan. Manila. At sa Cebu. Ang bayan namin, sa Bantayan Island. Ano po ang anong, bakit po yun ang gusto nyo? Yung beach to na pristine, mas maganda pa sa Boracay. Bam Alegre, GMA News.